pinsan kaya da. Hello mga kalingap, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Caliada. Paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ng pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin po notification bell para lagi po yung updated po sa aking mga bagong uploads. At please po, don't skip ads kasi malaking bagay po yan sa pantulong po natin sa mga taong nangangailangan. So ngayon mga kalingap, ay nandito tayo kay Marlon para kamustahin po ulit natin siya, no? So tara mga kalingap, punta na po natin. Oo! Ay, andito si Marlon. Buti walang gawa si Marlon. Ay, very good. Ay, magandang hapon din. Ay, grabe! May pamerienda si Marlon, no? Salamat, Marlon. Yung merienda po na yun, para po talaga po yun sa inyo. Tapos, kasi po sinabi niyo na po ako ganina. And salamat po, kasi po palagi po kayo nandyan sa, para sa akin po. Walang anuman, ano, Marlon. So, ayan, kamusta kayo dito? Ayos lang po, kuya. Medyo nag-reginhaw ang pong buhay kahit so, pa ano po. Mas malakas na yung electric mas malakas mo, di ba? Mas malaki, mas malakas. Opo. Grabe, ano, hindi ka na nata dito, ano, iniinitan. Opo. Wala na pong lamok, nagsiralisa na. Nagsiralisa na. Opo. Kaya natutuwa ako. At, masaya ka na. So, may problema yung ngipin mo, ano? Opo. Ano yan, ilang ngipin ang wala? Apat po yun. Apat yan? Mm-hmm. Ay, hindi mo pa makapagawa kasi walang budget wala ba? Wala po. Ano yung pinabunot mo? O pinabunot ko po ito. Okay. Noong time na nandyan pa magulang mo? Yung papa ko na lang po. Ay, yung papa mo na lang. Okay. So, anong pinagkakabalan mo today? Wala po. Ito kaganina po, nagluto po kami kaganina. Binili ko pong grocery. Ay, sa pamangkin ko po. Ay, grabe. Hindi mo sinasayang yung tulong ha, talagang inaano mo ng iniingatan mo at binili mo pa ng makakain mo. Okay. Tama yan Toy. Yan ang pinaka gusto ko sa mga tinutulungan na talagang ginagawa lahat para sa sarili. Tama yun ha. Okay. Yun ang pinaka the best mo. Ano. Kasi yung iba na kapag tinutulungan, gastos ng gastos. Yung kumbaga, oo nga, binigay para sa kanila. Pero dapat mas maganda gastusin kapag kailangan lang. Okay. Kasi yung iba, hindi naman kailangan ginagastos. Okay. Kasi alam nila kasing may darating na tulong. Sige lang po dun, sige. Eh, gaya ba yung sabi ko sa iyo, bihira lang bagang tulong. Okay. Kaganina po, nagpadyak po ako. Pasal po, kaganina po, kakarampot lang po yung nakita. Pero pwede na po sa gastusin po pang araw-araw. Saka po, nag-iipon din po ako para kung sakali pong makapag-aral po ulit, makatulong po din pang ano, tuition po. Okay. Galing ah. Nag-ano ka pala, nag-iipon ka para sa pantuition mo? Opo. Talagang gusto mo talaga mag-aaral? Opo, willing po talaga. Gusto po talagang tapusin yung pag-aaral. Opo. Tama yan, para matupad mo yung pangarap mo. Opo. Uy, si tita. Hello, Kalina Vincent. Gandang hapon. Ako po pala ang tiyahe ni Marlon. Maraming salamat po sa pagtulong nyo kay Marlon. Maraming salamat po at natuklasan nyo sa siya dito. Maraming salamat po sa pagtulong mo sa kanya. Opo, Nay. Magpapakilala po ako. Buti ako, Nay, kilala mo. Nanay Sita, di ba? Mm-hmm. Ako po si Vincent Caliada. Okay lang po na makasama ko po sa vlog ko kasi dito po ako kumukuha ng pantulong po sa mga katulad po ni Marlon na talagang kailangan ng tulong. Maraming salamat po at na scout niyo si Marlon. Natulungan niyo siya. Maraming salamat po sa inyo. Okay lang po na makasama ka po sa vlog ko. Okay lang. May tanong po ako. Kamusta po dito si Marlon po? Okay naman. Nakakaraos man siya pag pagkakain kami, tinatawag ko siya. Ganun lang. Mabuti nga at natuklasan niyo siya. Mayroon tutulong sa kanya. By the way po, kayo po pala yung kinikwento ni Marlon na tumutulong po. Hindi naman ako makatis na kumakain pa matapos siya, hindi. Kaya pinatawag ko siya kahit nahihirapan, hirap kami sa buhay, kumakain siya. So, ano po ba ang trabaho nyo, tita? Dati, ako, katulong sa, dyan sa Manila. Naging senior na ako sa paging katulong, pero napahinga na ako kasi mahirap na eh. Pagkano na ako, marami na akong naramdaman sa katawan. Yeah, senior na nga ako, 65 na ako ah.
Ah, okay po. Pero nakakatawa po na andyan po kayo para kay Marlon dahil tinutulungan niyo po siya, no? Oo. Para dahil sa kapatid ko, kung naiwan yung anak niya. Siyempre, sino ba bang tutulong kung hindi kami? Tama po yan. Yan ang masarap sa pamilya, nagtutulungan po. Oo naman. Kakaraw sa araw-araw, kahit hirap. Tama lang. Pagkain 3 beses, isang araw, okay na yun. At least walang sakit. At nasabi din ni ano ng mga tao dito, ikaw din po ay isang PWD, ano po? PWD, pero pinaya ko, napalaki ko yung mga anak ko sa pagiging natrabaho sa Manila, napag-aral. Yan na lang ang trabaho ko. Asan po ang PWD niyo po? Yan. Yan po. Kasi ano eh, tigas ang ulo, paglalaro, tapos naligo. Bang luksong lubid ba? Tapos yung luksong tinik, ganun. Nanay. Sabi, wag maligo. Ay, matigas ang ulo ko, naligo. Binaginap. Hanggang pag ano ko, ganito na. Ginawa naman ng kuya ko, yung tatay nito, araw-araw dinalala ko sa Jose. Nalakad niya ako doon. Habang sumisikat ang araw, kaya nakalakad ako. Sabi niya sa akin, mag-aral ka maglakad kasi kawawa ka pag tumanda ka. At least naman po, nakapag-asawa ko, nakaka-apat na anak. At least masaya na ako kahit ganito. So, by the way, parang yung ginawa po nung papa ni Marlon. Kapatid mo ba po yung papa ni Marlon? Si Kuya Tinong. Ah, okay po. So, talagang ang ginagawa mo po para makatulong naman kay Marlon. Oo. Yung tulong naman na ginawa sa ni Tatay Tinong, tinutulong mo kay Marlon. Parang ginawa kong batang malit na nag-aaral bang maglakad. Inaakay niya ako doon sa San Jose. Habang umano yung araw. So, ngayon po, parang ikaw naman po yung nag-aaki kay Marlon. Parang ako rin yung tumutulong ako sa kanya. So, ayan Marlon, nakaka-proud, na may ganun. Bait talaga ni Papa mo. So, kumbaga, yung kabaitan ni Papa mo, sinukulan naman ni Nanay Sita. Okay. Anong masasabi mo kay Nanay Sita dahil, ayan, ikaw ay kinukup niya at tinutulungan? Ano po, sobrang nagpapasalamat po ako kasi po, pag walang-wala po ako, pag ano, lagi po nandiyan din po siya para sa akin po, magagabay sa mga gagawin ko, mga desisyon po, mga ganun po. So, ano naman po ang ugali na naisita ni Marlon dito nang nakakasama niyo siya? Mait naman siya, kasama sa mga pinsan, pag sinasabihan ko siya, inaano naman niya, sumunod naman siya. Sabi ko, para din yan sa'yo, ganyan. Papaaral sa iyo, mag-aral ka para sa kinabukasan mo. Opo, nasabi nga po ni Marlon na yun nga, dahil daw po siya nagtigil sa pag-aaral dahil nga sa pinansyal. So, ikaw man po nanaisita, wala ka pong trabaho? Wala, wala ngayon. Sabi ko nga, gusto ko magtrabaho uli. Ayaw naman ang mga anak ko na. Kasi may sakit daw, high blood, sakit sa puso, kailangan ng pang-maintenance. Yung asawa niyo po, anong trabaho? Ay, asawa na yung Diyos na matay na. Ah, kumbaga, ikaw na lang po talaga. 1995, iwalay na kami. Tapos 2003, namatay siya. So, mga anak ko, kaya ako nagtrabaho. Naging 65 years old na ako, nagtrabaho pa rin. Umuwi lang ako noong December. Pahinga na ako, nag-resign ako. Lagi akong na high blood. So talaga ganyan talaga po pag senior citizen. Yung mga anak mo po, nasaan po? Yung bunso ko, yung Papa Jack. Tapos yung panganay ko sa La Union. Yung pangalawa, ano sa Maynila. Yung pangatlo, doon sa Gabon. So by the way talaga, malalayo yung mga anak mo. Pero at least Nanay Sita. O paano po yung pang-araw-araw nyo dito? Eh yung bunso ko, yung Papa Jack, nasa Chichinso. Yan lang ang ano naman. Ah, sino po ba yung bunso niyo po? Eh, ano po pa dyan, yung matangkad na maitim, yung ano? Si Kuya Bong? Oo. Oh. Ang kapanak niyo po pala si Kuya Bong. Yung bunso yan. So, by the way, siya po yung nag-aasikaso para sa iyo? Mm-mm. Ayaw na nga niya akong magtrabaho uli eh. So, ayan, anong masasabi mo dahil napakabait ng pamilya ni Nanay Sita? Sa ano yun lang po talaga, sobrang ano po akong nagpapasalamat po sa Panginoon dahil nandyan nga po sila. Si Kuya Bunga po, yan sila, Tuya Sita po. Thank you. Sundin mo lang yung mga payo nila, no, okay. Para sa'yo yun. By the way, Nanay Sita, maraming salamat po sa'yo. Kahit pa paano po,
ay nakausap po kita. Nagpapasalamat po ako sa iyong taus-puso. Ano kasi, bihira ang ganyan, Marlon, na may mga kamag-anak na tutulong. Kasi yung iba talaga po, lalo na kung iniisip nila, ikaw po sila, hindi sila tutulong sa mga kamag-anak. Di ba po? Sasabihin, eh, tapos na nga kayo, tapos maghahanap pa kami isang pakain. Eh, ako hindi ako makatis eh. Kumakain ka, tapos makikita mo hindi kumakain. Kaya tinatawag ko siya. Walang. At least, nakakaraos yung... Yung panahon pong nabubuhay po ba yung papa ni Marlon, gaano po ba mapagmahal sa iyong mga kapatid? Ay, mabait yun si kuya. Mabait yun si kuya. Kaya mapag-alaga sa amin noon, maliit pa kami. Yan ang nagaano sa amin. Aalaga. Mapunta na sa iyo mga kapatid ko. Kaya mabait yun si kuya. Nabubuhay pa. Sayang nga lang, nauna na. Kaya lang 70 na siya eh. Kumbaga po talagang senior na senior na po. Senior na siya. Hindi na magpahinga. Sana po matulungan yung aking pamangkin kasi hirap po ang buhay. Buhay namin dito. Wala pong nagsusuporta sa pamangkin ko. Sana po matulungan niya siya. Maraming salamat po. Bait talaga ni Nanay Sita. Yan po mga kalingap. Siya po yung halos na tumutulong kay Marlon. Napakainin, inaasikaso. So, ayan, Nanay Sita, salamat na salamat talaga po ng madami. Salamat din sa... si Lord na pong bahalang sumukli po sa mga kabutihan niyo po, ano? Salamat din na tuklasan mo si Marlon, na-scout mo siya. Maraming salamat. So, may ginagawa po po. Gusto ko lang kayong mapasalamatan. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat po. Salamat po Nanay Sita, naabala natin si Nanay Sita, talagang pinuntahan tayo, kawawa mo si Nanay Sita. Yan po yung ano niya, naging dahilan kung bakit naging PWD po siya. Grabe Marlon, napakabait ni Nanay Sita. Sobrang bait yan. Kumbaga ano, kaya siya naging ganun dahil sa ama mo. Opo. Mabuting ama si Papa, mabuting kapatid. Mm. Kaya ganun siya. Kaya yan, lagi mong ipapasalamat. Pero number one, pasalamatan ng ating Panginoon. Ano? Okay. So, ayan, may abot ako sa iyo. Pang allowance mo ito ulit. Ano? So, ayan, natutuwa ko sa iyo kasi binibili mo ng mga grocery, yung mga kailangan mo yung binibigay ko. Tama, yun. Yan. Pagpasensyaan mo na ito, ito ay mula sa aking YouTube channel. Mahina talaga ang views ni Kuya Vincent mo, pero okay lang. Sabi nga nila dyan, tulong lang ng tulong. Basta sa abot ng makakaya. Oh, ito. Para sa iyo na. Ayan. Maraming salamat po dito, Kuya Vincent. Kahit po, lagi ka pong pagod ka, scout po. Yan po, lagi ka po nandito para sa akin po. Maraming salamat po. Walang anuman na Marlon, basta sa akin, tulong lang ng tulong. Ramdam ko din ang kahirapan, Marlon. Siguro bata ka pa noon, ng mga panahon na talagang hirap din kami sa buhay. Lalo man ngayon, talagang kumbaga halos ako lang nagpupursige para sa amin. Kasi mga kapatid ko may mga pamilya na din. Ito, share ko lang sa iyo. Ano? At ako talaga, nagtyaga lang talaga akong nagtyaga. Hanggang naabot ko itong nangyayari sa aking buhay. Isa sa pinaka-dabes yan, Marlon, magtyaga ka lang, lagi ng gandaan na may kasama ka, may si Lord. Ano? Noon, naging pedicab driver din ako. Kaya, labis nga akong nabilib sa'yo dahil parehas tayo ng pinagdaanan. Iba lang yung path mo, iba yung path ko. Kasi magulang ko, andyan pa, buhay pa, at tulog-tutulong ang kaming pamilya. Kaya sa'yo, nauna ng sa makabilang buhay. Naging, ano din ako, trabaho din ako sa sementeryo, nangalakal din ako. Lahat yun, minawa kong inspirasyon yun. At hindi ako sumuko sa hamon ng buhay. Kasi pag sumuko ka, ikaw din yung maapektuhan. Ano, mag-enjoy mo lang, tapos go ka lang sa mga nangyayari sa buhay. Huwag ka lang, ano, padadaig, ano, sa mga hamon. Kasi wala namang pagsubok na hindi kayang paglagpasan mo. Salamat po ulit, Kuya Vincent. Saka po, mag-ingat ka po palagi. Sana po may tumulong po sa akin para maabot ko po yung pangarap ko po. Yan mo. Mabait si Lord Marlon. Darating at darating.
may tutulong siya. Ano? Opo. God bless sa iyo, Marlon. Salamat at binigyan mo ako ng pamerienda. At mag-ingat ka palagi. Ano? God bless sa iyo. Opo, thank you po.